Hello guys! Welcome once again to Tess Rania's Cooking. For today, gawa naman tayo ng brownies. So guys, here are our ingredients. 2 cups all-purpose flour, 2 cups brown sugar, 1 cup cocoa powder, 4 eggs, 1 teaspoon iodized salt, peanuts, optional lang siya guys, pwedeng wala, pwede rin kayo gumamit ng walnuts or almond nuts, and then this is also optional, chocolates, sweetened or unsweetened will do, 1 teaspoon of black coffee, and then 1/2 cup of melted butter, 1/2 cup of vegetable oil, and 1 tablespoon full of vanilla. So guys, that's our ingredients. So guys, combine muna natin ang ating mga dry ingredients. So, isip natin ang ating all-purpose flour para matanggal yung mga lumps. Isip natin siya. Well, then, let's add our cocoa unsweetened powder, 1 cup, so actually guys, pwede natin siya i-mash ng spoon. Sayang kasi. Yan, i-mash lang natin siya. Para walang sayang na ingredients. So ayan. So at least napino rin natin siya. Then, add na natin ng 1 teaspoon of iodized salt. And then, add our 1 teaspoon of black coffee. So, let's mix it with our wire whisk to combine our dry ingredients. So ayan guys, let's mix it well. So ayan guys, na-mix na natin siya maigi. Set aside muna natin siya for a while. Let's go to our wet ingredients. So, beat natin ang ating eggs. Then, let's mix our melted butter. Then,
Then mix it well, guys. Then, lagyan na natin ating 2 cups of brown sugar. Give it a mix to dissolve our sugar. Mix natin well. So add natin ating 1 tablespoon po of vanilla. Give it again a mix. So we are ready now to combine our wet and dry ingredients. So guys, let's give it a mix. So, mga 3 to 4 additions ang pagsali ng ating dry ingredients para ma-mix natin siya maigi. Medyo patient-patient lang tayo kasi lumalapot na siya. Medyo sticky na siya, guys. Tsaga-tsaga lang tayo ng konti. So, guys, ayan na ang ating mixture. So, ready na siya for baking. So, for the meantime, baka makalimutan ang ating chocolate. Add natin. That is also optional, guys. So, medyo natunaw na siya. Medyo mainit kasi ang panahon ngayon. So, lagyan na natin, guys, ang ating nuts. Pwedeng ibang nuts ang gamitin nyo. Pwedeng, almond, cashew nuts, or any nuts of your choice. So, i-combine na natin siya sa ating mixture. So, medyo haliin natin siya ng konti, guys. So, maganda kasi, guys, yung may nuts para natin siya pag kinagat natin. Pero, guys, as I have said, it's an optional. So, guys, excited na tayo. Pwede na natin ihanda ang ating baking tray. Guys, ready for baking na tayo. Lagyan natin ng konting oil ang ating base ng pan. So, spread out na natin ang oil.
So, maglagay tayo ng baking sheet. Naubusan kasi ako ng malalaking baking sheet. Kaya parchment paper na lang ang ating ilagay. Actually, pwede naman yon. So, basta makover lang natin ang ating baking pan. So, ayan. Para madali natin, makuha ang ating brownies para hindi siya manikit sa ating baking pan. So, ayan guys. Ayan guys, ayusin natin ating parchment paper or ating baking sheets. So, i-pour na natin ang ating brownies mixture. Spread natin siya evenly sa pan, sa baking pan. So, ayan na guys. Marami-rami na rin na nag-aantay sa ating brownies. It will take 25 to 30 minutes i-bake. Ang bango niya guys, amoy brownies na. So, spread out natin sa ating baking pan evenly. So, ayan na guys. Spread out na natin siya. So, ayan na guys. Salang na natin siya sa ating oven. So, na-preheat ko ang oven for 15 minutes. So, ready na natin siya i-bake. At least for 25 to 30 minutes. At 180 degrees Celsius. So, ayan na guys. Antay-antay lang ng konti. So after 25 minutes guys, after 25 minutes. So ayan na ang ating brownies. So, check muna natin siya ng toothpick. So, I think talagang dry na siya. O, so, ayan na guys. So, hindi na siya nag-stick. So, eksakto lang. So, dry na ang ating toothpick. Ibig sabihin yan, okay na ang ating brownies. So, nabake ko lang siya for 25 minutes. So, ayan na guys. Slice na tatis. Slice na natin ang ating brownie. Siyempre, andito na naman tayo sa ating most awaited part. So, titikman na natin ang ating fruits of labor. So, first muna,
So, kailangan guys, i-cool muna natin siya ng at least sa mga 30 minutes or mga 30 to 40 minutes. I-cool muna natin siya bago natin siya i-slice. So, ayan na guys. Excited na ang mga tao rito sa aking brownies. So, alin guys, gumawa kayo nito. Promise. Bukod sa masarap na, makakamura pa talaga kayo. So, ayan na guys. Ang bango-bango ng aroma niya. For sure, talaga masarap to guys. So, i-slice natin siya guys into cubes. So guys, tikman na natin ang ating brownies. So ayan guys, napakaganda ng kanyang texture. Wow, ang sarap. So guys, nako. So recommended ko na kumawa kayo ng brownies guys, lagyan nyo ng nuts. So ayan guys, ayan ang sarap. Patutuwa sa inyo ang inyong mga kids. Pwede siya for snacks. Serve nyo sa inyong visitors. Pwede nyo rin ipang regalo as a birthday gift sa inyong loved ones and friends. So, what are you waiting for, guys? Gawa na pa kayo. Napakasimple ng mga ingredients na ginamit. So, ayan, guys. Nakita nyo naman. Napaka gooey niya, chewy, and napakasarap, guys. So, ayan guys, napaka-healthy food. Tamang-tama lang ang tamis niya. And nagpasarap talaga dyan ang mga nuts. So, again guys, thanks. And I hope you have a good time watching my vlogs. So guys, gawa na kayo. This is an affordable recipe. And a good snack for your kids. So again guys, hope you do this kind of recipe. Thanks. So I just want to greet Daniela, Marianne, Jenica, and Janaya. Hello guys, keep safe. And also to Shaina, thanks for watching all my vlogs. And to Lynn, thanks too for supporting my vlogs. God bless. So see you guys on my next vlog. Thanks for watching. Have a good day. Bye.